May dalawang scientist noong World War II ang naguunahan makatuklas ng isang napakalakas na armas para gamitin sa kanilang kalaban. Ang isa ay balak gamitin ang armas para mas lalong maghasik ng gera. Ang isa naman ay gustong maimbento ang malakas na armas para matigil ang gera. Sino kaya sa dalawa ang magwawagi? Bago natin umpisa ng kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Noong 1939, nagsimula ang World War II, kung saan ang pangunahing magkalaban ay ang Axis at ang Allies. Ang grupo ng Axis Power ay binubuo ng mga bansang Germany, Italy at Japan. Habang ang Allies naman ay binubuo ng Great Britain, France at ng Amerika. Sa loob ng 6 na taon na madugong digmaan, ay mayroong isang laban na umuusbong sa loob ng magkabilang panig. Ang laban sa larangan ng science. At ito ang labanan ng dalawang scientist. Ito ay si Heisenberg laban kay Oppenheimer. Si Werner Heisenberg ay isang physicist mula sa bansang Germany na pinanganak no December 5, 1901. Sila ay miyembro ng Axis Power. Bata pa lamang ay ipinamalas na niya ang kanyang angking katalinuhan sa larangan ng philosophy at science. Ang kanyang teorya tungkol sa quantum mechanics noong 1933 ay binigyan ng pagkilala nang siya ay mabigyan ng Nobel Peace Prize. Kinilala siya bilang isa sa pinakabatang nagwagi ng parangal sa larangang ito. Siya ay kilala din sa kanyang talento sa pagtugtog ng piano, na siyang naging dahilan kung paano niya nakilala ang kanyang asawa. Sa kabilang dako naman ay si J. Robert Oppenheimer na ipinanganak noong April 22, 1904. Siya ay miyembro ng Allies, isang professor ng science sa University of California. Ipinanganak siya mula sa isang mayamang pamilya. Noong siya ay nasa elementary pa lamang, ay nagpakita na siya ng interest sa literature. Noong siya ay mag-18 years old na, siya ay pumasok sa Harvard College para kumuha ng kurso chemistry. Noong taong din na yon, habang nagbabakasyon sila sa Europe, ay nagkasakit siya ng ulcer habang kasama niya ang kanyang pamilya. Makalipas pa ang 3 taon, ay nakapagtapos siya ng kolehiyo bilang summa cum laude. Ano nga ba ang papel ng dalawang scientist sa digmaan? Ilang taon matapos ang World War I, sa pamumuno ni Hitler, ay itinayo niya ang bandera ng Germany upang ihanda sa pangalawang digmaan. Sa mahigpit na pamumuno ni Hitler sa bansa, ay maraming scientist ang umalis ng Germany. Ngunit nanaig ang nasyonalismo ni Heisenberg at pinili niya makipagtulungan sa mga Nazi o ang mga taong loyalista ni Hitler para sa paniniwalang kapayapaan ng mundo. Isang taon matapos tanggapin ng mga Nazi si Heisenberg bilang isang kasapi, naglakbay ito patungo sa Chicago, Illinois noong 1939 upang makipagpulong sa mga kilalang scientist sa larangan ng science na maaari makatulong sa kanya at sa kanyang binubuong plano. Sa pagpupulong ay nakilala ni Heisenberg si Oppenheimer. Ginamit Oppenheimer ang pagkakataon na iyon upang hikayatin na sumapi si Heisenberg sa panig ng Amerika. Ngunit tinanggihan ni Heisenberg ang imbitasyon na ito dahil ang kanyang katapatan ay nasa kanyang bansang sinilangan, at ito ang Germany. Nagsimula ang World War II at nasakop na ng mga Nazi ang ilang bahagi ng Europe tulad ng Poland. Sa kabila ng pananakop ay sinisimula na ni Heisenberg ang kanyang plano sa pagbuo ng isang bomba, ang German Atomic Project, na maaari makatulong upang maipanalo ang digmaan. Ang panig ng Germany ay walang inaksayang oras at sinimula ng paggawa ng isang instrumento na maaari magdulot na pagkasira ng isang bansa. Ngunit ang panig ng Amerika ay nagsisimula pa lamang. Matapos sumulat ni Albert Einstein sa kanilang pangulo na si Franklin Roosevelt upang magmungkahi ng isang plano na maaaring ipantapat sa plano ng Germany. Ang minungkahi ni Albert Einstein ay gumawa ng atomic bomb natatapos sa kasamaan ng Germany at Japan. Noong October 1941, napagpasyahan ng Pangulo na gagawa sila ng napakalakas na bomba na wala pang bansa na nakakagawa. Kaya sa araw na yun ay pinirma niya ang kasulatan at nagpasimula ng isang sikretong plano. Ang plano ng mga Amerikano ay pinangalan ng
The Manhattan Project. Inatasan ng Pangulong Roosevelt si Colonel Leslie Groves bilang director sa operasyon ng project. Sa kabila naman nito, inalok si Robert Oppenheimer na mamuno sa mga scientist at sa tulong ng kanyang ambisyon na makilala bilang isa sa pinakamahusay na scientist, tinanggap niya ang trabaho at sinimulan ang operasyon. 1,200 tonelada ng uranium ang inangkat ng Amerika mula sa bansang Belgium na ipinadala sa New York para i-check ng mga scientist. Ang uranium ang pangunahing element sa paggawa ng atomic bomb. Taong 1942, sa kasagsagan ng digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, ay nagsimula na ang karera ng dalawang scientist sa pagbuo ng bomba. Bago pa man simulan ng mga Amerikano ang kanilang proyekto, ay nangunan ang grupo nila Heisenberg sa pagbuo ng bomba. Meron siyang laboratorio, meron din siyang 1,200 toneladang uranium, at dedikasyon na makabuo ng bomba para sa Germany. Ang unang yugto ng eksperimento ni Heisenberg ay may positibong resulta, kaya pakiramdam niya, malapit niya na matuklasan ang tamang pagbuo ng atomic bomb. Kaya ang Germany ay kasalukuyan nangunguna sa karera. Sa kabilang dako naman, ang mga Amerikano sa pamumuno ni Robert Oppenheimer ay naghanap ng bagong lugar kung saan mas malaya sila makapagtrabaho, na malayo sa tao, sa syudad, at sa kung saan mapapanatili ang kanilang sekretong operasyon. Mula sa mataong lugar sa Manhattan, ay lumipat sila sa madisyertong bahagi ng Los Alamos sa New Mexico upang doon isagawa ang kanilang operasyon. Noong taong din na yun, ay opisyal na sinimulan ni Oppenheimer ang kanyang proyekto kasama ang 43,000 na tauhan at scientists. Sa suporta ng Pangulo at ng gobyerno, ay naitaguyod nila ang lahat na kailangang gamit para sa kanilang sekretong operasyon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpaplano, ay napagtanto ni Oppenheimer na hindi sasapat ang isang bombang gawa sa uranium. Kaya't minabuti niyang umisip na isa pang plano, isa pang bomba. Imbis na uranium ang laman nito, ay plutonium ang gagawin nila. Isang element na mas malakas at delikado pa kaysa sa uranium. Ngunit ang plano ito ay isang malaking palaisipan kung paano matagumpay na may sasagawa dahil ang plutonium ay isang klase ng radioactive element na mahirap pasabugin. Matapos sa matagumpay na unang yugto, ay sinimulan na ni Heisenberg ang ikalawang yugto ng proyekto. Ngunit hindi naging maganda ang resulta nito. Ang kanyang laboratorio ay sumabog at tinupok ng apoy matapos pumalpak ang kanyang eksperimento. Ang aksidenteng ito ay muntik ng kumitil sa buhay ni Heisenberg at na kanyang mga kapwa scientist. Ang balitang ito ay umabot sa Amerika. Sila ay kinabahan dahil ito ang katibayan na ang Germany ay nangunguna na sa paggawa ng bomba. At dahil doon ay natakot si Oppenheimer. Hindi dahil sa grupo ni Heisenberg, kundi natatakot siyang pumalpak at mauwi sa wala ang kanyang pinaghirapan. Umabot siya sa punto na muntik na siyang bumitaw sa pwesto dahil sa kanyang pangamba na baka hindi niya mapasabog ang plutonium bomb. Pero hindi sumuko si Oppenheimer at sa uli ay napagtanto niya kung paano mapapasabog ang pangalawang bomba, kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon. Matapos matupok ng apoy, ang laboratorio ni Heisenberg ay ipinatawag siya sa Berlin upang mag-report tungkol sa nangyari. Nainis na kasi mga opisyal dahil wala pa rin maipakitang resulta si Heisenberg. Pero pinangako niya sa kanila na magiging matagumpay siya sa proyektong ito. Noong December 1944, ay naglakbay si Heisenberg papuntang Switzerland upang dumalo sa isang pagpupulong. At ito ay nagbukas ng oportunidad sa mga Amerikano upang magpadala ng espiya. Si Moberg ay isang espiya na naatasang kumalap na impormasyon mula kay Heisenberg at papaslangin niya ito kung kinakailangan. Ngunit na makatunog si Moberg na hindi pala umuusad ang proyekto ni Heisenberg, ay iniwan niya na ito at bumalik na siya ng Amerika. Dahil sa kakulangan pinansyal na tulong mula sa gobyerno, ay hindi na nakausad ang proyekto ni Heisenberg. At noong May 3, 1945, ay dinakip ng alay si Heisenberg at dinala sa isang manor sa England upang siyasatin. Noong July 1945, ay matagumpay ang proyekto ni Oppenheimer matapos matagumpay na mapasabog ang isa sa dalawang plutonium bomb. Ito ay nasa loob ng isang bilog na bakal na naglalaman ng 2.5 tonelada ng pampasabog. Ang proyektong binuo niya na 3 taon na nagkakalaga ng $2 billion ay naging matagumpay. 3 linggo makalipas sa matagumpay na eksperiment, dito na nila napagpasyahan na pasabugin ang atomic bomb sa Japan.
ayaw pa rin kasi sumuko ng Japan noong mga oras na yun. Kaya sa isip nila, baka sa pagkakataon na ito ay tumigil ang Japan sa pag-atake. Sinakay ang atomic bomb sa isang aeroplano at ito ang B-29 Super Fortress Enola Gay. Ang unang atomic bomb ay pinangalan ng Little Boy. Ito ay ibinagsak sa Hiroshima, Japan na kumitil sa 120,000 nakatao. Tatlong araw makalipas ang unang pagsabog ay ipinadala naman ang pangalawang bomba at ibinagsak sa Nagasaki, Japan. Ang plutonium bomb na pinangalan ng The Fat Man ay kumitil ng halos 70,000 nakatao. At ito ang tumapos sa World War II. Matapos ang digmaan ay pinabalik si Heisenberg sa Germany upang tumulong sa pagbangon muli ng bansa. Hindi siya kinasuhan ng kahit anumang kaso sa pakikipagtulungan sa mga Nazi. Siya ay naging isang kinatawan ng science at kinilala bilang international figure of peaceful science. At pinagpatuloy niya ang pagtuturo sa Germany. Habang si Oppenheimer naman ay nagsisisi dahil hindi siya makapaniwala sa nagawa ng atomic bomb sa libong-libong mga Japanese. At siya ay kinilala bilang the father of the atomic bomb. Sa isang interview ay mababakas ang pagsisisi kay Oppenheimer matapos niyang sabihin ng mga katagang, "Ako ay naging sigamatayan, ang nagdala ng pagkasira sa mundo." Natapos ang digmaan sa panig ng Germany at Amerika. Ngunit ang pagkapanalo sa panig ni Oppenheimer ay nagdulot sa kanya ng pasakit na dadalhin niya hanggang sa kanyang kamatayan. Pero kung isipin natin, kung ang Germany ang nakatuklas ng atomic bomb, sigurado madaming bansa ang napahamak. Kaya hanggang ngayon, ang Japan ay daladala ang sakit ng kahapon dahil sa nangyari sa Hiroshima at Nagasaki. Simula noon, pinangako ng Japan na hindi na sila magiging katulad ng dati.